Pilit po na pinagkikibit balikat ng health workers ang pangambang mahawa sila ng COVID-19. Ang mahalaga raw po kasi ay magampanan nila ang trabaho para hindi na kumalat pa ang virus dito sa ating bansa. Kabilang po dyan ang mga contact tracers. Ang kanilang kwento, dito po sa report ni Marian Enriquez. Naghahanda na muli ang team ni Kenneth at Daryl para magsagawa ng contact tracing sa isang barangay sa Quezon City. Isa sila sa apat na team ng mga nurse at medtech ng QC Epidemiology and Surveillance Unit na nagbabahay-bahay sa mga komunidad o barangay ng mga nagpositibo sa COVID-19 para kumuha ng swab test sa ilong at lalamunan ng mga nakasalamuhan ng mga nagpositibo. Meron kaming gown N95, yung pang swab namin. Goggles, overall, turag, tapos meron din mga gloves, tapos alcohol. Alcohol, pang disinfect. So ito yung mga necessary kailangan namin pag kumukuha kami ng mga specimen sa swabbing. So bago siya kunan, kailangan naka-full PPE na kami. Mula City Hall ay tutungo na sila sa Barangay Hall para kumpirmahin ang address at identity ng mga nagpositibong patient. Kapag meron ng go signal sa barangay, sasamahan sila mismo sa bahay ng kanilang pakay. Tatlong linggo na raw nila itong ginagawa mula nang makumpirma ang local transmission sa Metro Manila. Bagamat sanay na sa araw-araw na gawi, hindi pa rin daw mawawala ang takot na baka dapuan na rin sila ng virus. Natatakot kami pero mas natatakot kami pag hindi namin na control yung outbreak. Life-threatening siya pero kailangan gawin kasi marami na rin tayong mga health workers na nagkasakit, yung iba nawala na. Layo ng Epidemiology and Surveillance Unit na matrace ang mga nakasalamuha o close contact ng mga positibong patients. Kuhanan sila ng specimen at i-isolate ang kaso para mapigilan ang pagkalat pa ng virus. Ganun ka-importante yung contact tracing na ginagawa. At least ma-contain natin dun sa household yung transmission kung hindi natin na prevention. Hindi na siya mag-spread outside the community. Itinuturing ang mga bahay ng mga COVID-positive families na hot zone kung saan ipinagbabawal ang paglabas ng bahay ng mga naninirahan doon. Rarasyonan ng barangay ang mga pangangailangan ng mga pamilyang ito. Pero ang mga frontliner at iba pa nilang mga kasamahan, sinusuong ang panganib at isinasantabi muna ang anumang takot. So umpisa may kasamang kabayan dahil siyempre alam naman natin kung ano yung COVID-19. No? Pero may iba yung pag-iingat naman ng bawat isa sa amin. Sa tuwing bababa kami sa gagawa ng contact tracing. Meron naman daw lodging ang mga frontliner ng QC Epidemiology and Surveillance Unit kung saan doon sila lahat pansamantalang umuuwi hanggat hindi natatapos ang COVID-19 crisis. Every time na pupasok kami sa mga bahay, naisip ko rin yung family ko, yung mga kaibigan, ganyan. Ayun. Ito yung profession na pinili namin, kaya kailangan namin panindigan. Marian Enriquez, News 5.